Well, I'll tell you about the story, mga kapatid. May isang lalaki na nakatira sa barong-barong. At siya'y nakatira noon, simula pa ng kanyang pagkabata. At dumaan yung 25 years na yung kanilang lugar, patatayuan na ng building, ng gusali, no? Kinausap siya ng isang taga-gobyerno. At dito, mga kapatid, sila'y ililipat na sa medyo may kalayuang lugar. At ngunit, sinabi ng lalaki, yung lalaki kasi may prinsipyo at may paninindigan. At ipinaglaban niya na yung kanyang karapatan. Na yung karapatan na yun, matagal na siya namumuhay dun sa barong-barong na yun. Sa kanyang tinitiran. At dito, mga kapatid, kahit na sinasabi niya na kamatay niya pa, hindi siya aalis. Kahit na dito, magkaroon siya ng paghihirap, hindi siya aalis. At yun, mga kapatid, at sinabi niya nga rin hindi siya aalis, no? Kasi dito na yung kinabubuhayan niya, Sa madaling salita, dumating na yung time na pinapaalis na sila, magkakaroon na ng demolition, no? At siya'y nakipag-away, nakipagpalitan ng masakit na salita, at siya'y nasugatan. At nabugbog, no? Ng mga manggagawa, ng mga demolition team. Ngunit, nakita siya ng taong kumausap sa kanya. At nilapitan siya, mga kapatid. At sinabi sa kanya na gusto sana kitang pagkaloban pa ng isa pang pagkakataon na sumang-ayon ka na mailipat sa ibang lugar. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, wala na siyang magawa. Bugbog na siya at marami na siyang sakit na naranasan. Napatungo siya at sumang-ayon na lang. At nung araw na yon na siya'y dadali na sa kanyang paglilipatan, mga kapatid, siya'y nagulat. Nagulat siya nang makita niya yung kanyang paglilipatan. Yung kanyang magiging bahay is bato na. No? Kanyang tahanan ay yari sa bato. Na kung saan, mga kapatid, dito hindi na siya mababasa habang natutulog siya. Hindi na siya mahihirapan kung dumating man yung mga bagyo o mga problema, no? Na-realize niya, mga kapatid, nung time na nakikipaglaban siya, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na lang sana ako nakipagmatigasan doon sa mga kumausap sa akin. At dito, mga kapatid, no, sinasabi rito na huwag tayong maging kampante sa ating kinatatayuan. Kung meron mang gustong pagbabago na gawin sa atin ng ating Panginoon, sumunod lang tayo. Sumunod tayo sa kanyang salita, sa kanyang binibigay na words, na commandments niya, no? Sumunod lang tayo.